po dito kay dating gobernador Pride Henry Tebes. Siya po ay lumabas sa harapan po ng publiko, nagpa-interview at total denial po siya sa maaaring pagkakasangkot ng kanyang pangalan sa di umano'y pagpatay dito kay Governor Ruel Degamo. Isa daw po kasi siya sa mga ikinukonsidera na nasa likod po ng pagpatay kay Governor Ruel Degamo. Kaya unahin po natin yung pahayag ni dating gobernador Pride Henry Tebes. Panoorin po natin dito po sa balita ng UNTV. Lalain, ano ba ang magiging laman ng waiver na pipirmahan niya at kailan niya ba ito pipirmahan? June, within the day, sabi ni former Negros Orindal Governor Pride Henry Tebes, pipirmahan niya itong waiver at sa ngayon nga ay wala pa tayong kopya ng waiver. No? Pero ang sabi naman ni former Governor Tebes ay lalamanin itong waiver niya ay ang kanyang pagsang-ayon or willing siya. O para sa kalinawan ng lahat, ano, kaya po siya former governor kasi noong May 9, 2022 election, siya po ang idineklarang panalo at naproklama nga po ng COMELEC. Nanungkulan po siya bilang gobernador ng Negros Oriental mula po July hanggang September. Pero noong October, binawi po ng COMELEC ang kanyang proklamasyon sapagkat si Governor Ruel Degamo daw po ang totoong nanalo dahil yung isang Ruel Degamo na tumakbo ay idineklarang nuisance candidate. Kaya po yung mga boto po noon ay naiambag dito po sa kay Governor Ruel Degamo. Natalo si Governor Pride Henry Tebes kaya binakit niya po yung posisyon at nagfile po siya ng motion for reconsideration sa COMELEC and Bank, ngunit hindi po ito kinatigan ng COMELEC and Bank, kaya naman inakit niya po ito sa Korte Suprema. At nung inakit niya po ito sa Korte Suprema, natalo po siya dahil ang sinabi po ng Korte Suprema, wala pong grave abuse of discretion sa ginawa pong resolusyon ng COMELEC. At nung February 14 nga po, ipinroklama with finality na napanalo po si Governor Ruel Degamo. Unfortunately, after 2 weeks, March 4, 2023, pinatay si Governor Ruel Degamo at 8 iba pa. Tuloy po natin ang balita dito. Waiver. Valid po ba ito as a defense sa isang investigasyon na isinasagawa ng ating otoridad? Actually, hindi po. Ano? Kasi yan po ay para lamang ipakita sa harapan ng publiko na ikaw ay malinis yung iyong mga transaksyon na ginagawa, financial, communications, at iba pa. Pinapakita mo sa publiko na wala kang ginagawang masama na ikaw ay malinis. Pero pwede mo bang gamiting ebidensya yan sa mga akusasyon na ibinabato laban sa iyo ng otoridad? Siyempre, pwede rin somehow pagdating na po sa korte. Pero sa ngayon, ang nakakalap po kasing mga balita ng ating mga kapwa vlogger at ako in particular, mukhang napipinpoint po ngayon bilang isa sa mastermind, ito pong si dating gobernador Pride Henry Tebes. Dahil sa katunayan po, kung babalikan po natin yung mga naaresto sa isinagawang paghahalughog by search warrant, ano, by virtue of a search warrant sa kanyang property, yung sugar mill, tatlo po doong katao ang inaresto ng ating mga kapulisan at doon nakakuha po ng iba't ibang uri ng firearms at explosives. Doon po sa tatlo na inaresto nung nakaraang araw, isa po doon ay dating pulis. Nakalulungkot, ano? Kasi ito po yung sinasabi ko sa inyo. Parang ako, dati po akong pulis, pag ako po gumawa ng mali, ang titingnan po yung hindi pangalan namin. Kung hindi kapulisan, malalagay natin, mababalitaan natin dating pulis. Doon tatatak ang ating isipan sa pagiging dating pulis. Ngayon, sino ba tong dating pulis na ito? Basahin po natin ang balita muna, no? Sabi po rito sa Radyo Pilipinas Facebook page 3 hours ago, chief security ng kumpanyang pagmamay-ari ni dating Governor Pride Henry Tebes na naaresto ng CIDG sangkot sa pagpatay kay Governor Degamo ayon po sa ating Philippine National Police.
Kumpiyansa ang Philippine National Police na malaki ang ginampa ng papel ng Chief Security Officer ng HDJ Tolong Compound na pagmamayari ni dating Negros Oriental Governor Fried Henry Teves sa pagpatay kay Governor Ruel De Gamo at walong iba pa. Ito ay makaraang makuha ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group ang mga karagdagang ebidensya tulad ng mga larawan at mapa ng bahay ng pamilya De Gamo mula kay Miguel Electona. O ang pangalan po nung pulis, dating pulis ay Miguel Electona. Ito po yung mga nakuhang dokumento at ebidensya, ang mga larawan ng pamilya De Gamo at ang mapa po ng kanilang tahanan, compound at iba pang mga mahalagang ebidensya ngayon na gagamitin ng ating kapulisan laban po dito kay Miguel Electona. Okay? Tuloy ko pa po ah. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Pajardo, si Electona ay dating pulis Dumaguete na may ranggong patrolman. Parehas pala kami. Eh. Ako na-dismiss ako sa pulis, patrolman din ang ranggo ko eh. Na nasibak sa serbisyo noong 2017. Pero ako natanggal po ako sa pulis 2021. Technically, natanggal po ako sa pulis 2021 kasi I got a wall on 2018 due to my review center. Ayan, balik lang tayo rito. May ranggong patrolman na nasibak sa serbisyo noong 2017 dahil sa illegal na droga. Yun, nakalulungkot yun. Ano? Illegal na droga pala ang kadahilanan. Magugunita ang naaresto si Electona sa isinagawang follow-up operations ng CIDG sa bahay nito matapos salakayin ng compound na pagmamayari ni dating Governor Teves. Isa po doon sa tatlo na dinala po rito sa Maynila noong nakaraang araw. Ngayon, ito po, panoorin natin ang particular din po ng balita na yan. Accordingly, itong si Nigel ay kasama po sa naging pagpaplano at in fact, siya po ang tumulong dito sa ating mga gunmen para po i-casing at i-surveillance po itong bahay po ni Governor De Gamo. Yan. Ngayon, kung sakaling kompleto rekados na ang mga hinahawakang dokumento at ebidensya ng ating kapulisan, ano ang maaaring maging criminal liability nito pong si Miguel Electano? Tandaan po natin, konting aral tayo ng konti ngayon, ano? Namimiss ko na rin ang pagtuturo, pero ayoko nang bumalik sa traditional class eh. Mas gusto ko na yung pagtuturo dito sa harapan po ng internet. Punta tayo. Pag binasa nyo po ang Article 16-17 ng Revised Penal Code, Article 16 nakalagay po doon, sino-sino ang merong liability, who are criminally liable. Okay, binanggit po doon ang mga sumusunod. Ang principal, accomplice, at saka ang accessory. Yung ibig sabihin po ng principal nakalagay sa Article 17, yung accomplice nasa Article 18, yung accessory nasa Article 19. Pero papadaliin ko lang ang explanation, di naman po kayo mga criminology student. Ganito lang po, i-relate natin dito kay Miguel Electona. Si Miguel Electona, kung siya po ay naging bahagi ng pagpaplano at ang kanyang ginawang mapa at pagkakakilanlan ng target ay hindi magagawa ang krimen kung wala iyon, eh siya po ay principal. Mayroon pong tatlong uri ng principal. Nasa high school, nasa elementary, saka nasa senior high school. De, joke lang po ako. Yung tatlong uri po ng principal na yan, meron pong tinatawag na principal by direct participation. Ito po yung mga bumanat ng pagbarel doon po sa mga biktima. Tapos yung principal by inducement, although wala doon sa crime scene, pero sila po yung nag-utos. Mastermind. Pero meron din pong tinatawag na principal by indispensable cooperation. Ibig sabihin, hindi mangyayari ang krimen kung wala yung kooperasyon ng tao na ito. At yon ang nakikita po natin na maaaring maging criminal liability nitong si Miguel Electona bilang principal by indispensable cooperations. Kasi marahil, kung wala yung casing na ginawa niya, ang casing po, ito po yung pagmamasid sa isang lugar. Ano? Kapag kinasing po ang isang lugar, ibig sabihin pinag-aaralan, pinagmamasid, o kung anuman ang situations doon para sa gagawing operations ng nabanggit na grupo.
O kung hindi niya ginawa yon, kung wala yung mapa, kung wala yung mga photograph, baka hindi nangyari yung krimen, eh definitely, indispensable cooperations as principal itong si Nigel Electona. Okay, tuloy tayo. Eh si Congressman Arnie Tebes, saka si dating Gobernador Pride Henry Tebes, although wala pang official na pronouncement ang ating otoridad, pero mukhang nalilink na talaga sila, official na lamang na announcement ang kailangan natin madinig, sila naman po ay maaaring tawaging principal by inducement kasi sila yung nagutos. Yung mga usyam na nakakulong po ngayon sa ating otoridad, eh sila po ay principal by direct participation. O, tuloy tayo. Lalong tumitibay ang ebidensyang nakukuha ng Philippine National Police laban sa mastermind sa pagpaslang kay Negros Oriental Governor Ruel Degamo. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, bukod kasi sa testimonya ng mga nahuling suspect, mayroon pa silang nakuhang dagdag na ebidensya sa isinagawang raid sa bahay ni Nigel Electona, ang chief security ng HDJ compound. Ito ang compound kung saan nahukay ang mga suspected improvised explosive device, rocket-propelled grenades, at mga armas na sinasabing kay dating Governor Pride Henry Tevez. Okay, since diyan po siya nahuli, hindi lang maaaring principal by the indispensable cooperation sa maging kaso nitong si Nigel or Miguel Electona. Ito po, direkta na paglabag sa Republic Act 10591. Kasi yung mga nakikita nyo pong baril na ito, kapag ka wala po yung kaukulang rehistro at lisensya ang tao, you have violated the illegal possessions law. Ano? Illegal possessions of firearms law. Yung the Comprehensive Firearms and Ammunitions Regulations Act of 2013. Tapos may mga nakuha din pong pasabog, mga improvised explosive device or IED. Ito po ay paglabag sa Republic Act 9516 or yung explosive law. Yan po yung mga nakikita natin so far na maaaring kaharaping kaso nitong si Nigel Electona. Kaya naman, malaki aniya ang naging papel nito sa pamaslang sa gobernador. During po doon sa pag-implement po ng search warrant doon po sa kanyang lugar ay may mga nakita nga po na mga picture po ni pictures po ni Governor Degamo pati po ng kanyang pamilya, yung route po papunta at papunta po doon sa bahay ng mga Degamo pati na rin po yung mga mapa na pinaniniwalaan po natin na nagamit po ito during the planning stage bago po nila in-execute po yung planong pagpatay kay Governor Degamo. Sinabi pa ni Colonel Fajardo, si Nigel Electona ay dating pulis na natanggal sa serbisyo dahil sa ilegal na droga. Ma'am, itong si Mr. Nigel Electona po ay siya pong tumatayo po na chief security officer po ng HDJ compound at base po sa report po ng SITG 47 ay dati po itong pulis na dismiss po siya noong 2017. He was arrested in 2016 for drug use and possession. At pagka-dismiss niya, ay presyon po doon na noong 2017 ay nagtrabaho na po ito sa mga Tevez po. Pagka-dismiss ang polis, wala pong benepisyo. Katulad ko, dismiss po akong polis, wala po akong benepisyong makukuha, nakuha sa PNP. Except yung CAL na tinatawag. Yung CAL, Cumulative Accumulated Leave, e babayaran po yun ng PNP sa mga dismiss or retired PNP. Kasi ito po yung mga leave na hindi po nagamit ng isang pulis during their active duty. Ano? Kaya ang maganda lang dito, kahit ako'y dismiss sa PNP, kaya kong magsalita sa harapan ng publiko ng taas noo kahit kanino na ako'y dismiss sa pulis. Hindi ko yun kinakaya bagkos ikinatutuwa ko pa nga po yun dahil nakapag-decide ako sa isang napakabigat na desisyon na umalis sa PNP which is napakahirap. Bakit? Unang-una, wala kang kasiguruhan sa hinaharap. Unlike kung pulis ka, meron kang matatag na trabaho. Pero, kumbaga, sinugal ko ang kasiguruhan na yon dahil po sa aking prinsipyo. Ano, hindi ko binubuhat ang aking sarili, pero hindi ko magagawang magturo sa aking mga estudyante ng isang bagay na ako mismo ang nagbabiolate nito. Kasi nung nagtayo ako ng negosyo na review center, ako ang naging acting review director nito. Hindi pwedeng magsabay ang posisyon ko bilang review director at pagiging pulis.
Hindi naman ako makakapag-resign sa PNP dahil marami akong pagkakautang. Ano? Hindi ka papayagan mag-resign. Kaya ang ginawa ko is hindi na ako pumasok. At ako po ay naawol. Pagka-awol ko, nilabasan ako ng desisyon ng PNP, demoted lang ako, back to patrolman ako. Corporal kasi yung rango ko, hindi pala katulad nitong si Nigel, ano? Corporal yung rango ko bago po ako ma-awol eh. Di back to patrolman ako. Ang problema, during my awol, hindi ako nag-submit ng SAL-N. Yung non-submission of SAL-N ko, Statement of Assets, Liabilities, and Network, yun po yung ikinatanggal ko sa serbisyo. Pero I'm still proud na wala na ako sa PNP. And syempre, kung ako'y nasa PNP, maaaring hindi ko ini-enjoy ang buhay ko ngayon bilang vlogger. Full-time ako sa family ko. Lagi kong kasama ang family ko. Samantala nung pulis ako, 10 years, halos wala ko lagi sa bahay kasi naka-close in ako eh sa aking boss. Ano, security, driver, editor, secretary, ganyan yung mga functions ko noon. But anyway, kwento ko lang naman yan. Inuulit ko lamang, ang pagiging pulis ay isang noble na profesyon. Pero kung hindi ka masaya sa pagiging pulis, umalis ka. Kung much better, makapag-resign ka. Huwag kang gumawa ng mali. Ano? Katulad ng ginawa ni Nigel na nag-illegal na droga. Kaya niya ikinatanggal sa serbisyo. Tuloy po natin ang balita. Bukod sa picture ng mga Degamo, gate ng bahay nito at mapa kung paano pupuntahan ang bahay ng gobernador, nakuha din sa pag-iingat na elektona ang matataas na kalibre ng mga armas, mga bala at pampasabog. Si Electona ay isa sa tatlong naaresto ng CIDG sa isinagawang raid sa HGJ compound noong Biyernes. Leia Ilagan, UN. Okay, yan ang update natin ngayon sa development ng kaso na ito sa Degamo murder case, ano? At sana sa lalong madaling panahon, ang bilis nga, nakakatuwa ang gobyerno natin ngayon dahil ang bilis ng resolution ng kaso. At talagang may mga ebidensya. E makamit po ng mga biktima at ng kanilang pamilya ang hustisya. Maipakulong ang lahat po ng sangkot dito, lalong-lalo na po ang mastermind na pinangalanan po na ni Secretary Benhur Abalos. Alam nyo ba kung ano ang pangalan ng mastermind? Ayon kay Secretary Benhur Abalos, pinangalanan niya itong demonyo at kanya po itong ipapakulong. Maraming salamat sa inyo mga tol. Hanggang dito na lamang muna bago tayo pansamantalang magtapos. Magbabalik muna ako sa inyong mga komento. At maraming salamat sa nag-send po ng super sticker kay Justin Buhi. $5 po yan. Saka kay Remedios Miata. Yan po ay 800 yen. Meron na naman tayong pamimigay nito pag nagkataon sa mga susunod na buwan. Maraming salamat po sa inyo. Ano? Oh, shout out muna bago tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay kay